Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kagaya-gayang lira. Hipanin nyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang hiniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kakayaayang dira. Ipanin nyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala at iyo nawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, sa sama ng loob, ako'y napaiyak ng malakas. Tumatangis akong nananalangin ng ganito. Ika'y mahabagin at makatarungan. Tapat ka, O Panginoon, sa lahat ng bagay. Kaya naman ako'y iyong kahabagan. Linisin ako at iyong tulungan. Sa kasalanan ko'y huwag mong parusahan. Sa di sinasadyang mga kamalian at pagkakasala ng aking magulang. Sa pagkakasala nila at paglabag, itong aming lahi natapot naghirap, maraming namatay nang sila'y mabihag. Kahit sa ang bansang aming kasadlakan, tinutuya kami at pinag-uusapan, labis na nalagay sa kahihiyan. Ang mga parusang iyong iginawad, tapat at totoo sa amin tumpak, sa mga magulang namin nararapat, pati na sa amin ang parusa'y tumpak, pagkat ang utos mo'y di namin tinupad. Gawin mo sa akin iyong maibigan, pabayaan mo ng makitilang buhay, bayaan na akong mabalik sa lupa,
masarap pa sa ako'y aking mamaya pa. Di ko matitiis na ako'y uyamin. Lubhang mabigat ng aking pasanin. Panginoon, bayan ng hirap ko'y magwakas at mamamahinga ako sa lahat ng hirap. Mabuti pa ngayon ang ako'y mamatay kaysa magtiis pa ng hirap sa buhay na ang naririnig ay mga panguyam. Nang panahong iyon, sa ikbatana, media ay may isang dalagang ang pangalay Sara. Pitong ulit na siyang nagpakasal, ngunit bago siya masipingan, bawat mapangasawa niya ay pinapatay ng demonyong Asmodeo. Isang araw, ininsulto siya ng isang babaeng utusan ng kanyang ama. Wika nito, "Pihong ikaw ang pumatay sa iyong mga naging asawa. Tingnan mo, pito ang naging asawa mo, ngunit wala ni isang makapagdulot sa iyo ng kasiyahan. Iyan ba ang dahilan kaya mo kami pinagmamalupitan? Mamamatay ng asawa? Mabuti pa'y magpakamatay ka na rin. Hindi namin gustong ikaw ay magkaanak pa." Lubhang nalungkot si Sara ng araw na iyon. Umiyak siyang umakyat sa silid ng kanyang ama. Nais na niyang magbigti, ngunit nagbago ang kanyang isip. Hindi. Nasabi niya sa sarili, "Hamakin ng mga tao ang tatay ko kapag ito'y ginawa ko." Tiyak na sasabihin nila sa kanya, "Iisa-isa ang anak mong babae, nagpangamatay pa dahil sa malas. Para kung itinulak ang aking ama sa hukay sa sama ng loob, mabuti pang hilingin ko sa Panginoon na siya na ang kumitil sa aking buhay para hindi na ako tuyain ng mga tao." Kaya't noon din humarap si Sara sa bintana, itinaas ang mga kamay at nananalangin. Ang dalangin ni Tubit at ni Sara ay narinig ng Panginoon. Noon din tinugon niya ang kanilang pagluhog. Sinugo niya si Anghel Rafael upang sila'y tulungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Kaluluwa ko'y yung puri. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo, Poon, ako'y tumatawag. Ako'y may tiwalang iyong ililigtas. Tubusin mo ako sa kahihiyan upang di magtawa ang aking kaaway. Ang nagtitiwala sa iyo'y di bigo, ang naghihimagsik, ang nagsisiphayo. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo Poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana, Poon, ay alalahanin. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang Poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mabababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia. Pagkabuhay ako't buhay, ako'y inyong panaligan, nang di mamatay kailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalin niyang asawa sa muling pagkabuhay, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, "Maling mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging mga tulad ng anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, 'Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaak, at ang Diyos ni Jacob.' Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling mali kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Minsan ako po ay nagmisa sa isang opisina, isang kumpanya. Regular ako nagmimisa doon buwan-buwan. Nagulat ako at natuwa ako sapagkat nung dumating ako, lumapit yung isa sa mga manager at ipinakilala sa akin ang kanyang anak na high school. Sabi niya, "Father, yung akin pong anak, high school. Pinapakita ko sa kanya, ito ang ating trabaho dito." Alam nyo, naalala ko po nung bata kami magkakapatid, kung may pagkakataon, di ko alam kung naranasan nyo rin, sinasama kami ng nanay ko sa trabaho niya dati, sa opisina. Siyempre, hanggat maaari, isa-isa lang para hindi magulo. Kasi pag kami magkakapatid nandun, para kami nasa playground. Pero ang pinakamasarap na karanasan dyan, yung pag pinakilala ka sa mga kaopisina, magmamano ka, may kasunod na, alam mo na. Lalo na pang magpapasko, kaya tuwang-tuwa kami. Alam niyo po, isa yan sa mga magandang, sana wag mawawala sa mga magulang, sa mga nakatatanda.
yung bigyan natin ng future. Ipaalala natin sa mga bata, sa mga kabataan ngayon, hindi lang ito ang pwedeng ibigay ng Diyos. Hindi lang ito ang buhay sa mundong ito. Huwag kang masyadong magpaka-kampante na ito lamang. Meron pang pwedeng gawing dakila ang Diyos. Meron pang pwedeng ibigay na mas mabuti ang buhay na ito. Kaya nga lagi ko sinasabi, kapag mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, kapag sa isang araw, maraming hindi naging tama, maraming naging mali, marami kang mga naging pagsubok, huwag mong isipin kagad na ang pangit ng buhay mo. Hindi. Pangit lang siguro ang gising mo. Hindi pangit ang buhay. Pangit lang ang gising mo. At mamaya, pag natulog ka, bukas, isang panibagong simula ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Kaya ito ang hanapin natin sa mundo ngayon. Ito ang hanapin natin sa mga tao sa paligid natin ngayon. Huwag mong masyadong pagtuunan, pagbuhusan ng oras, ng lakas, yung mga bagay, yung mga tao na hindi ka bibigyan ng dahilan para lumaban at magpatuloy sa buhay. Kundi kung minsan, ingatan mo ang sarili mo na masyado ka nang bumababad at ang nakakatakot, masyado ka nang nahahawa sa mga wala nang nakikitang pag-asa at tiwala sa buhay. Ang ganda ng halimbawa ng buhay ni Tobit. Si Tobit, sa ating unang pagbasa, ano ang sabi sa unang bahagi? Sa sobrang sama ng loob niya, naiyak na lang siya. Naiyak siya. Siguro ang daming hindi magandang nangyayari sa buhay niya. So imagine ninyo, parang tayo rin kung minsan, dumadating tayo sa punto ng buhay natin, yung lalayo ka, mag-isa ka na lang, at gusto mong sumigaw ng napakalakas. At gusto mong itaob ang lahat ng bagay, dahil parang ang gulo-gulo. Siguro ganun yung feeling ni Tobit. Pero ito ang magandang tinuturo ni Tobit. Ginawa niya yon, nilabas niya ang sama ng loob niya, iniyak niya ang sama ng loob niya sa harap ng Diyos. Yes, nahirapan si Tobit. Siguro nagduda. Siguro nawala ng pag-asa. Siguro sobrang nahihirapan na sasaktan. Pero hindi niya hinayaang mawala ang Diyos sa kanyang pinagdadaanan. At yun ang maganda nating tandaan at sana matutunan. Meron at meron pa rin mga Tobit sa buhay natin. Ito yung mga kasama natin sa bahay, sa trabaho, sa community, na siguro, kagaya mo, may mga pinagdadaanan din. Pero kaya kanyang dalhin, kaya niyang ipaalala sa iyo na may Diyos pa rin. Kaya nga yung ating ebanghelyo, huwag kalilimutan. Meron tayong mga Kristiyanong pinaniniwalaan na pagkatapos ng buhay sa mundong ito, may hinahandang mas dakila ang Diyos para sa iyo. Kaya, huwag kang magpakasira sa mga material na bagay, sa posisyon, sa kapangyarihan, sa kasikatan sa mundong ito. Nandito ka sa mundo, pero hindi ka para sa mundo. Dahil ang langit ay hinahanda ng Poong Nazareno para sa iyo. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, may mga saduseyo pa rin siguro sa panahon natin ngayon. Mga taong sasabihin sa iyong walang Diyos. Mga taong sasabihin sa iyong wala ng bukas. Mga taong sasabihin sa iyong wala nang mangyayari sa iyo. Pero huwag kalilimutan, araw-araw, taglay ang pananampalatayang Kristiyano. Patuloy tayong maniniwala habang tayo ay gumigising pa rin
ay nabubuhay pa rin. Naniniwala, nagtitiwala tayo na meron pang mas mabuti, meron pang mas dakila na kayang ibigay, na kayang gawin ng Diyos para sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, napakamaluwalhati ng kapayapaan at pag-asa ng muling pagkabuhay. Malaya ang ating mga puso mula sa di makatwirang pag-aalinlangan at pagdududa sapagkat naniniwala tayo sa pangako ng iisang nabuhay na mag-uli sa walang hanggang kaluwalhatian. Ang ating pong itutugon, Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na darating. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo naway makapaghatid ng liwanag ng pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalan ng pag-asa, manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Ang mga Kristiyano, saan man naway hindi maging mga taong legalismo at mga panlabas na tumutupad sa batas, kundi maging mga taong mayroong pusong ginagawa ang mga nararapat nilang gawin bilang mga anak ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit, naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay, manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Sa ating pananalangin para sa yumao, at para sa mga nagluluksa, para sa kanilang paglisan, naway magdulot sa kanila ng pag-asa at kasiyahan sa kanilang paghihinagpis ang muling pagkabuhay ni Kristo, manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Tahimik nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipagdasal din po natin ang mga kababayan nating biktima ng masamang panahon sa ating bansa ngayon, ang mga nawala ng bahay at hanap buhay. Ipagdasal natin ng mga kapatid nating vendors, nawa sila ay gabayan ng Panginoon sa isang tapat at mabuting paghahanap buhay. Ipagdasal natin ang mga may sakit, gayon din ang mga nag-aalaga sa matatanda at sa mga may sakit. At ipagdasal po natin ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malayong lugar para sa kanilang pamilya. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob, Diyos ng mga buhay at bukal ng buhay, at ang lahat ng pag-iral, pakinggan mo po ang aming mga panalangin na itinataas namin sa iyo, sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa'yo, Ama, ang tinapay at kalak na ito. Handog ng bayang umaasa,
sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala, ngayong ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig
kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring bagong biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay, ang lahat kong limyawe ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay dilingid, kahit ikaw ay malayo, patid mo ang aking isip, kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y mapalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y tuluhan ng kanluran, piyong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay iyong tulungan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Announcement. Sa darating na June 17, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang kailangan ay ang mga edad na 0 to 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin si Miss Shirley o Miss Jocelyn, records staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Patuloy pa rin hong pinaaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig.
Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo po sa iyong espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Una po, patuloy nating isama sa ating mga panalangin ang lahat ng ating mga membro ng community ng pamilyang nakatatanda, sa ating po mga senior clergy, isama natin sila sa ating mga panalangin na manatiling malakas at malusog. Ganon din po, nagpapasalamat po ang simbahan ng Quiapo sa inyo pong walang sawang na pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Ang mga pinansyal na tulong, maaari nyo pong ipadala pa rin sa ating parish office. At yung mga in-kind, kagaya ng bigas, noodles de lata, sabon, tubig, napakalaking tulong po niyan sa aming mga dinadalan na mga parokya at communities, hindi lang dito sa Maynila, hindi lang kapag may panahon ng kalamidad, kundi sa lahat ng pagkakataong ibinibigay ng Diyos sa atin. Salamat po sa inyong ginagawang pagtulong. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala ng inyong kabutihan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Ako at si Father Frank ang magbibigay po ng pagbabasbas sa inyo. Naway pagpalain, ingatan ng inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarapati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Thank you.